Good morning, everyone. So, happy new year. So, happy 2023 sa inyong lahat. So, alam nyo ba na nandito ako ngayon sa may Grand Parkplace Village here in Imus Cavite. So, isang subdivision na to, it's a full executive subdivision here in Imus Cavite. And also secured entrance gate, so with a 24-hour security and with a sticker policy dito sa loob. And also it's easily accessible from major roads. So pwede kang mag-CAVITEX head to Bacoor. Kung from Manila naman, so coastal road going to Aguinaldo Highway. So samahan nyo ako at i-house tour ko kayo dito sa isang project namin dito sa loob ng the Grand Parkplace Village. So yung project na to is a two-story single detached house and lot dito sa loob ng subdivision. So meron tong 4 to 5 bedrooms, 3 to 4 toilet and bath, and 1 maid room, at meron siyang 2-car garage. Ang lot area niya is 150 square meter, at ang floor area niya is 287.50 square meter. So sa loob ng subdivision na to, may mga amenities din dito, no? Kasi exclusive na ito. Meron sila dito ang clubhouse, swimming pool, basketball court. And also yung mga nearby places dito sa area ng Grand Parkplace, no? Accessible to, no? And dito yung Primavera School at saka yung Unida Christian School. And also may mga malalapit din na hospital dito like yung City of Imus Doctor. And yung mga commercial establishment na malapit dito sa area ay andyan yung SM Hypermarket sa paglabas na lang. And malapit lang yung sa gate. And yung City Mall, no? City Mall Anabu, at ang SNR Imus, no? Dito sa malapit sa project natin na to. So samahan nyo ako at i-household ko kayo dito sa single detached na bahay na to. Tara, let's go! Okay, so mapapansin nyo, no? Meron na siyang gate. Yung bahay na to talaga ready for occupancy na, no? Lilipatan na lang. Ayan, naka-pensional gate siya. Naka-ready na rin yung kanyang Meralco. Ayan. So, pwede kang maglagay ng mga halaman dito. And ito mismo sa entrance niya. So, pwede ka rin maglagay ng mga halaman yan. So, dito unahin natin puntahan yung kanyang garage, no? Yung garahe. So, dito pwede kang mag-sasakyan parking ng dalawang parking. Dalawang sasakyan ang pwede rito. Tapos, dito sa kanyang parking, meron na siyang storage. Ayan. Ang ganda lang. Medyo malaki naman yung storage niya. Ayan. So, dito sa aking gilid, dito yung lanay niya. So, meron din siyang entrance papunta doon sa kanyang living area, sa kanyang kitchen. Pero, siyempre, doon tayo dadaan sa pinaka main entrance. Tara! Ang lapad ng garahe niya. So ayan, pagpasok mo ng entrance, no, make sure talagang mapifeel mo yung ganda ng bahay. And yung kanyang main door, it's a solid wood, no, talagang made in solid wood. Ayan, yung lock set, okay. So nandito tayo ngayon sa kanyang living area. So kung ano yung mapapansin nyo dito, talaga ito na yung turnover niya. So yung light is naka-installed na. So ito yung kanyang living area. Okay. So, pag dito sa living area, nandito na rin yung kanyang toilet and bath. Di ba kasi powder room eh, pero dahil may shower siya, kaya toilet and bath na rin siya, nakaready na siya. Ayan, so from living area, papunta na tayo ngayon dito sa kanyang kitchen area. So, kitchen area and dining area. So, medyo malawak rin yung kanyang dining area. At mapapansin nyo yung ginamit ng mga materials. Yung kanyang flooring is ito yung 60 by 60, no? Napakaganda ng ginamit na tiles. Ayan. So, dito tayo muna sa kanyang kitchen. Ayan, yung counter niya is color black. And yung mga cabinet. Okay. So, dito sa aking sa kitchen, kasi ito yung living area. Ito yung kanyang dining area. So, meron siyang isang room dito. Ito yung maid's room, no? Ayan, sa maid's room, wala siyang sariling TNA. Pero, meron na siyang kasamang cabinet. And also, nakaabang na rin yung
yung pang aircon na pang window type. Ayan. So, yan, pwede maglagay ng double deck dyan yung mga maids. So, kaya kung meron kang driver, pwede ganun dyan maglagay ng double deck. So, tara, punta naman natin yung kabilang room. So, itong kabilang room, pwede siyang gawing ano, either kung meron kang elderly, no, pwede dito. And also, pwede rin naman siyang office. Pwede rin siyang gawing office. O kaya, pwede rin siyang gawing fitness room. So, marami ka pwedeng paggamitan dito. Pero ano, mas ano siya sa office, no? Pwede kang gamitin mo siya pang office. Ayan. So, malaki naman yung space niya. Okay? So, tara. So, dito pa rin sa ground floor, ito yung pinaka service area niya. Ayan. So, pwede dito yung laundry, yung laundry area. O pwede kang maglagay din ng dirty kitchen dito. So, ang ganda naman ang laki ng space niya. Maraming. Okay. So, samahan niyo ako. Akitin naman natin yung second floor. It's a two-story. No? Two-story single detached house and lot. So, ito yung kanyang lanay. No? Ipapunta doon sa garahe. Saka doon sa service area. Okay. So, tara. Akitin natin ang second floor. So, mapapansin nyo, malapad din yung kanyang stairs at wood din, solid wood. At yung kanyang handbar is wood din. So, ang ganda. No? Yung space niya talaga is sobrang laki. No? Tsaka yung steps niya, medyo malapad na rin. So, andito ngayon sa second floor. Pag-akyat ko, so unahin muna natin sa aking kanan yung pinaka-master niya. Ayan. So, ito yung master bedroom. So, master bedroom, meron siyang sariling toilet and bath. Tapos, yung ginamit na door dito sa master is a solid wood door. Ayan. So, dito sa master, meron siyang kasama ng cabinet. Sliding panel. Lapad nga, no? Tapos yung ginamit na flooring is HDF to, no? And dito sa master, meron siyang way papunta doon sa kanyang terrace o veranda. Ayan, sobrang spacious. So, pag may mga, ano kayo, may mga bisita, so pwede kayo ditong maglagay ng table, no? Ayan. And meron din siyang daan dito papunta naman doon sa second floor. Ayan, tara. So, mapapansin nyo, no, medyo high ceiling din siya. Ayan. So, kanina na pag-akit natin sa hanggan, inuna natin yung master bedroom. So, puntahan naman natin ngayon yung bedroom 1. So, dito sa bedroom 1, ayan. Kung kayo ay may mga kids, so pwede siya dito. Meron na rin siyang kasamang cabinet. At mga yung may mga ilaw na rin na naka-installed. So kung ano yung makikita niyo dito sa video na to, ito na mismo talaga yung turnover. And ang ginamit na ceiling dito, ayan, mapapansin niyo sa taas. Isa PVC. Okay. So dito sa ano, magpasok mo ng bedroom 1, nandito yung kanyang common area na toilet and bath. Ayan. Ayan. Kung galing tayo ng bedroom 1, pupunta naman tayo dito sa bedroom number 2. Ayan. So, bedroom number 2. So, yung color niya, yung green. Eh, meron na rin siyang kasamang cabinet na naka-installed. And kung makikita niyo yung area na napakaganda, very secured. Okay. So, ang ganda ng house. So, dito sa second floor, meron siyang 3 rooms, no?
yung master bedroom 1, bedroom 2. Tapos doon naman sa ground floor na meron yung dalawang room, no? Pwede siyang pang main room at yung pang office or either pwede siyang pang elderly room. Tara, samahan niyo ulit pang bumaba. And kung nagustuhan niyo yung house na to, so pwede niyo kami kontakin diyan sa details namin sa baba. So diyan din namin nalagay yung buong detalye. At saka, yun nga pala, so sobrang thank you sa pagsama niyo sa akin dito sa house ng house na to. And also pag may mga question kayo o other details na kailangan, PM niyo lang po kami. And huwag niyo pong kalilimutan na mag-subscribe at hit po yung notification bell para po mas makakuha pa kayo ng mga latest update namin ng mga household ng aming mga ino-offer. So by the way, so my name is James De La Rosa from H&H Real Estate Marketing. So thank you and goodbye. See you to sa mga next natin video. Bye!